So mga welder, ayan. Papakita ko nga pala sa inyo ang pag-tubeless ng rimset. So ito, ginawa namin to DIY para makita nyo kung paano namin i-tubeless yung naka-rimset sa mga welder. So sample lang to mga welder at ito panoorin nyo po. So, mga welder, mag-ano tayo ng rimset. Gagawin natin tubeless. Yan, tubeless yan. Kakahigin na lang natin. Tsara na. Si mga kolor, lalagyan nyo ng sealant yan. Oh. Parang ano eh. Vinegar po si. Ilinisin na rin kantong na rin. Ito mga gilid na ito, mga labis-labis na yan. Didikit yan sa iyong kamay. Papa. Mga suka eh. Asin mo na yun yung ano? Kanina ko pa to. Yan, kailangan silyado yan, mga welder. Katang isip lang ito. Paro-paro, G. Itatesting lang natin na kung gagana. Magdi-DIY, ano tayo, tubeless. Ng nakarimset. Yan. Kung hindi, we failed. It's a failure, you know. Okay. Matigas ng iba na. Huwag yan. Gusto nyo naka-tubeless. Easy, basic. Nah. Ere, ang kabila. Hindi pa titigas ang baso. Matigas niya, huwag mo na unahin niya. Baka magalaw pa. Lista muna. So yan, magandang araw mga ka-welder at ito pala yung ating ginawa na ano na rimset na naka-tubeless natin mga ka-welder. So kahapon din namin natapos dahil pinatuyo namin ang sealant. So yan, kung mapapansin nyo, may sealant siya sa loob. Yan. Sealant. So ano lang, pinatuyo natin siya para matibay. Kasi pag nilagay agad ang gulong, baka lumabas yung
sealant mga welder. At ito na yung ipatuyo natin. Ilalagay natin ng gulong mga welder. So yan, nakarimset yan. Tatry natin na lagyan ng gulong. Sige po. So yan mga welder, at ikutubless na natin ito. Kakabit na natin yung gulong yan. So ito nga palang gagamitin natin gulong. Yan mga welder, kakabit natin. Yan para kakabit natin mga welder. So paano ba yung ano, paano magtubless? Ito. So yan. Ayan mga welder. Dito mo lang ako para mas hindi na ginamitan na. So yan. So yan, ilagay na natin ang gulong at kuha tayo ng tubig. Kuha tayo ng tubig. So yan mga welder, nilubog natin sa tubig ito. So ating ginagawang tubeless. At hangin na natin yan. Re-ready natin yung compressor mga welder para maging tubeless yan. Ayun na. So yung mga welder, nilubog natin sa tubig ito. So ating ginagawang tubeless. At hangin na natin yan. Re-ready natin yung compressor mga welder para maging tubeless yan. Ito yung kinakalas natin mga welder ang pito. At tanggal natin yung pinaka pito nito para mas malakas yung hangin. So ito, tanggalan natin. Thank you.
natin mga welder. So ayan. Matigas na 'to mga ka-welder at walang sumisingaw. Ayan. Buo na 'yan. So ayan, ito may hangin na 'to mga ka-welder. At okay na 'yung tubeless natin, check natin kung sumisingaw. So kung mapapansin nyo, walang sumisingaw. At naka-tubeless siya na pito. Wala. Tatanggalin na lang natin yung tubig. Tanggalin mo natin yung tubig. Okay na to. So yan mga welder, pinasisingaw natin yung tubig. Yan, may tubig ang lumalabas doon mga welder. Para mawala yung tubig sa loob. Yan, makapansin nyo. Well, mga welder, hahanginan muna natin yan para magkaroon muna hain sa loob at isulak niya palabas ang tubig mga welder. So, ganun lang ulit. So yun mga welder, at ito na yung ating nagawang tubeless. Che-check uli natin at natanggalan natin siya ng tubig. Mga welder. So, titingnan na lang natin kung may leak pa ang hangin niya, kung lalambot. Okay. So yan mga welder, walang nagbabubbles. Ibig sabihin, wala siyang butas. At pwede na siyang gamitin mga welder. Solid, walang butas. So ito po mga welder. Yan o. Wala na siyang tube. Kaya tubeless siya. Pero naka rim set. So yan, ganun lang kasimple mga welder ang pag-tubeless ng rim set. Kailangan lang pagtatsaga. So alright mga welder, at salamat sa inyo. Huwag kalimutang mag like and subscribe. So patuloy lang kayo manood ng aming video at may mga matutulungan kayo. So yun mga welder, salamat pong marami.
Bakit? Nawala akong ibo. Hindi pa tapos yan. Ibo na ano yan? Ibo. Kaya umalis ako yan. Bye-bye. So yan, mga welder. Bye-bye.